Lemon boy and me started to get along. Hey guys, I'm back again with another video, and if you're new to my channel, hi, I'm Marcus Cabanit, 18 years old from La Union. And for this video, ang video na ito ay Q&A from my friends, family, joke friends lang, and classmates. So, let's get started. For our first question, galing ito kay Nicel. Basta Nicel. Yung first, bali tatlo yung question niya, te. Pang malakasan. Who's your inspiration? Siguro sa pagbablog to, madami eh. Si Bam, Michelle, Mom She's, ganon. Basta, etc. Madami yon. And for the next question niya is, bakit daw ako nag-vlog? Ilalagay ko dito, sa baba. Sa baba ko, yung mga questions nila. Bakit daw ako nag-vlog? Kasi na-inspire ako ng ibang vloggers. And na-inspire din ako ng mga small YouTubers na mag-vlog na ganito. And for her last question, ano sa tingin mo mararating ng pag-vlog mo? Wala. Ano siguro, ewan ko. Di ko pa alam yung parang future ng YouTube channel ko. Siguro masasagot ko na lang yan in the past. Ay, hindi. After 5 years, pag lumago na yung YouTube channel ko, siguro masasagot ko na ano daw sa tingin kong mararating ng pagbablog ko. And susunod na tayo sa next question. For our next question, na galing kay Vanet Junicio. Tama ba ako? Basta, may YouTube channel din siya, and ilalagay ko na lang dito. Ilalagay ko na lang dyan. May YouTube channel din siya. And yung question niya, naranasan mo na bang mabully because of your physical body? Ganon, sabi niya. Hindi pa, ay oo, siguro sa, yan, sa mukha natin. Kasama din yan sa body, Diyos ko. Naranasan ko na hindi ko na-explain kung anong klase ng bully yun. And for the third question, kung pagbibigyan ka ni God na mangyayari yung isang pangarap mo, ano yun at bakit? And this question is from Gaya, Jaya, ewan ko, basta comment down below. Basta yun yung pagkakasabi kung paano nabanggitin yung pangalan niya. And, at yun, humina nga yung ilaw natin, no? Yung maliit na ring light, yung ganun lang. Yan, kung pagbibigyan ka ni God na mangyayari yung isang pangarap mo, ano yun at bakit? Yung pagiging makeup artist siguro ako. Ay! Gusto mo yun? And makasama yung family ko sa iisang tirahan. Family like my mom, mother, and father. Yun. Kung pagbibigyan ako, yun. Maging makeup artist ako. And this question is from Jim Marlo Ordinario or Rodriguez, ewan ko. Ang tanong niya, maganda daw ba ako sa pagkakaalam ko? Oo, siguro. Ay, wala siguro. Oo, syempre, wala namang pangit na pinanganak. Depende na lang yan kung may manlalait talagang tao. Sasabihan ka nila ng pangit. Pero sa totoo lang, wala talagang pangit para sa akin. Oo, ang sagot. And dun sa last question niya. Kamahal ka, kamahal-mahal ka ba talaga? Sabi niya. Oo naman, syempre. Lahat naman ng tao kailangang mahalin. Pati ako, syempre. Anong purpose mo sa mundong to? Kung mananakit ka lang ng tao, di ba? Di sinayang mo lang yung buhay mo. Di ba? Ang daming drama. Oo, kamahal-mahal ako, syempre. Laba ko ng magulang ko. Sila na lang naglalab sa akin. And thank you sa question mo, mama. And this question is from Joanna May de la Cruz. Ano yung biggest fear mo? Biggest fear ko is mawala yung family ko, especially my parents, because sila yung source of happiness ko. That's all. Thank you.
Thank you din sa question mo, Bebe. And ito na tayo. Ewan ko kung ano ipapangalan ko sa kanya, basta ang tawag ko sa kanya, ate na lang. Ate. Ate. Yon. Ang first question niya is, bakit may mga lalaking nagiging single kahit ang totoo taken na? Yun lang siguro, hindi sila makontento sa isa, kaya ano, hindi sila kontento sa babaeng yun, kaya pag may nakakausap silang ibang babae, sinasabi nila single sila kasi ganun. Alam mo na sa panahon natin ngayon, ate, kung napapanood mo man to, at alam ko kung sino tinutukoy mo dyan, alam mo na makakate yung mga kamay, alam mo na. And sa second question niya ay, bakit may mga lalaki na sobra babaero dahil di nabibigay ng partner nila yung attention na gusto nila? Yun nga, hindi sila marunong makontento sa kung anong meron sila. Naghahanap pa sila ng iba eh, nandyan na nga. Diba? Parang hindi pa na ibibigay ng babae na yun yung gusto ng lalaki. Yun. And sa last question niya, bakit natitiis na mga babae na nalokon lang din naman sila pero natitiis nila yung sinasabi ng partner ng lalaki? Siguro mahal nila, kahit anong sakit, titiisin nila, tatanggapin nila kasi mahal nila, ayaw nilang mawala sa kanila, ganun. And thank you sa tatlong question mo, ate, and sana nasagot ko ng buong buo at nasagot ko yung mga tanong mo. Punta na tayo sa susunod na question. And itong question is galing kay Janelle De Los Santos, something yung apelyedo niya. And internet best friend ko sa Facebook. Ang question niya, if you are a K-pop fan, what group you stan? Siguro ano, if I am Blackpink na lang siguro. Pero hindi ako K-pop fan ha. If I am nga daw. Kasi ano lang, ang gaganda ng tugtog nila kahit hindi mo gets, nakaka-hype ganun. And let's go to the next question. Kailan ka nag-start as VMG's fangirl? April 2016, kung di ako nagkakamali, April 2016. This question is from Princess Kahara. And may question pa siya. Are you happy na nakilala mo si VMG? VMG is V. Miguel Gonzalez. Social... Basta, sikat sa Facebook. Oo naman, syempre, kahit hindi ko pa siya nakikita, masaya pa rin ako na nakilala ko siya sa Facebook. And, yun. And, may dalawa pa siyang question. Bali, yung question niya, apat. Yung susunod niya, pa nakatulong si VMG sa'yo, especially sa pag-aaral. Hirap ng tanong ah. Namomotivate niya ako lalo kasi yun, namomotivate niya ako lalo sa pag-aaral ko. Sana nasagot ko yung mga question niya ng maayos, diba kasi ang hihirap. Ang lalalim ng question niya. And sa last question niya, may times ba na naisipan mong umalis ng fandom dahil amag ka? Yung amag is means na ano, parang hindi napapansin dun sa fandom. Yes, may time na gusto ko na umalis, pero strong ako. Kaya andun pa rin ako hanggang ngayon. At mag-iilang taon na din ako dun sa fandom na yun. And thank you for your question, Princess Kahara. And this question is from Jessa Velasquez. Pumiyak pa ako. Jessa Velasquez, bakit mas pinili mong magstay sa fandom na ito? DMGs yung tinutukoy niya. Kasi ano, marami na rin akong na-meet na friends. Na-meet ko dito yung internet best friend ko na si Princess si Janelle, basta marami sila. Hindi ko na-meet ko sila doon na ganun. Marami pa akong friends and masaya naman doon and wala namang dahilan siguro para mag-leave ako dun sa fandom na yon. And next question is from Celine. Ano pong gagawin nyo sa perang makukuha nyo sa YouTube? YouTube? Kung baga ate, kunyari may sahod na kayo. Pa-shoutout po. Ayan.
shout out yung channel niya, Celine Carriaga. Subscribe nyo guys. One of my babes. Anong gagawin ko daw sa makukuha kong YouTube kung may sweldo na ako? Pambibili ko muna ng pangangailangan sa YouTube siguro. Yung importante, camera, laptop, tripod, mga ganyan. Mic, syempre yun ang uunahin mo kasi ngayon ang pang vlog ko, pang video ko is yung phone ko, iPhone 6. And thank you for your question, and ulitin ko guys, subscribe niya sa channel niya, Celine Carriaga. And down to the last question na tayo. And this is from Laika Hufana. Tingnan nyo guys. Wait lang ha, focus. Ayan na. Nakita nyo yung ring light dito, yan. Ayan yung question niya, diba napakadami? Grabe. Pang malakasan yung question niya, day. Anong first impression mo sa akin noon? Tawag doon? Hindi ka namamansin ng tao, parang ganun. Ang hirap mong i-approach, siguro. First impression ko. And sa second question is, alin sa mga ex mo ang namimiss mo ngayon? Wala sa kanila! Diyos ko. Yung first, ewan ko first siya. Ay, dami jowa. Ewan ko yung, 1 year and 5 months something na LDR, yon. And third question is, sinong teacher ang pinakamamimiss mo? Yung dalawang naging advisor ko nung grade 11 at nung grade 12. Si Ma'am Lucida tsaka si Ma'am Veronica. And kasi na-motivate nila ako mag-aral ng mabuti. Siyempre, trabaho din ng responsibilidad din ng teacher or advisor niya yan na i-motivate kayo para mag-aral lalo. And sila yun, kasi mabait din sila. Ganon. And number 4, kailan daw ang alis ko? Wala pa akong masasabing date, wala pa akong masasabing month. Ewan ko din kasi processing pa lang yung visa ko. And 5th question. Kailan ka huling umiyak? Kailan ba? Siguro kanina, yung may napanood akong video nung about sa tatay niyang namatay. Yung dapat isa-surprise niya. I hope alam niyo yun. And nag-viral nga sa Facebook ngayon, di ba? Kasi it's Father's Day. 6, pang 6 na question. Sino ang nagpapasaya sa'yo ngayon, yung totoo? Sino ba? Wala. Sa ngayon, wala. Mga last week, siguro meron pa. last week, siguro meron pa. Ngayon, wala. Wala sa ngayon. Promise yun na. Yung totoo, sabi niya pa. Promise yun. Are you a papa girl or a mama's girl? 7th question niya yun. Papa's girl. Kasi mas, parehas naman silang approachable, pero mas close kami ng tatay ko. And mas parang, basta malapit yung loob ko kay papa ko. Siyempre, magulang ko, kaya malapit yung loob sa akin. Malapit yung loob ko sa kanila. And pang 8th na question, sa tingin mo, kailan ka aasenso as a seller? Siguro pag nagsipag ako lalo, magbenta, magpost, ganun. And nag-aano naman tayo dyan eh, hindi naman nagsisimula agad sa pinakamataas. And kailangan muna sa mababa, bago tumaas, ganun. And second to the last question. Second to the last question, gaano mo kamahal yung kapatid mo? Hindi ko masasabing sobra kasi hindi ko naman nabibigay yung gusto niya. Basta, mahal ko, ganon. Hindi ko maparamdam kasi ang awkward. Basta love ko siya. Yun na yun. And last question, last ilang days, weeks, or months. Hindi years.
Ilang days, 6 months ang pinakamatagal mong relationship sa isang guy? Yung ano, long distance na 1 year? 1 year? 1 year and 5 months. Promise. Ewan ko kung saktong 5 months yun. Sabi pa ang lalaki, 2 years daw. 1 year and 5 months sa pagkakaalam ko. Yun. Ayun guys, thank you for giving me some question dun sa mga minessage ko. Diba, napaka-effort minessage ko pa sila para mag-send lang sila ng question. Yun. Thank you for sending some question and sana nasagot ko ng maayos at ng buong-buong sagot yung mga tanong nyo sa akin. And kung gusto niyo ng part 2 ng Q&A, just comment down below yung questions niyo and iipunin ko ulit 'yan and gagawa ulit ako ng part 2 ng Q&A. And I hope you like this video. Please do like and share and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video, guys. Bye-bye.